Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hari Roque desperado na at nagmamakaawa ngayon sa mga taga-oposisyon na tulungan at umanib na daw tayo sa mga Duterte para labanan itong si Marcos Jr. Nababaliw na talaga itong butanding na ito at tila wala na sa katinoon. Ano ba ang pinagsasabi nito? Kaming mga taga-oposisyon, sasama sa inyo mga DDS para kalabanin ang Marcos. Well, in your dream, Roque, wala kaming balak or sino man na taga-oposisyon ang may planong umanib sa inyo. Unang-una, kontra nga kami sa mga pinaggagawa ng amo mo na si Digong, at hindi naman kami baliw para umayon sa maling ginagawa ninyo. Pero magkagayon man, nakakatawa itong si Roque dahil ngayon nagmamakaawa siya sa mga taga-oposisyon na malayo sa ginagawa niya noon kung batikosin ang mga taga-oposisyon halos grabe. Anyway, alam ko pong nakakasuka ang pagmumukha nitong butanding na ito, pero pakinggan na rin natin at pagtawanan natin ang pinagsasabi niya. Dahil pinag-uusapan naman natin si Inday Sara, pag-usapan na rin natin yung kanilang meeting ni VP Lenny. Siyempre, wala namang nagsasabi kung ano talaga ang pinagmeetingan nila. At tama naman yung naging sagot ni VP Sara na ang binisita ko ay si VP Lenny, siya ay mas nakakatanda sa akin, nauna siya naging VP, kung ayaw niyang sabihin kung anong pinag-usapan namin, eh di bahala siya. Pero sa akin, aminin o hindi, siyempre, sasabihin nila, it's personal, pero ang katotohanan niyan, meron po yung aspeto ng politika at paninilbihan sa bayan. Ano ba naman po ang sama na mag-meeting ang dalawang babae? Una-una, pareho silang babae. Pangalawa, sila ay mga naging leader o leader ngayon. Alam nyo, talagang kapag ikaw ay babae, eh hindi ka parang lalaki. Bihira yung pagkakataon na binigyan ka pagkakataon nga na manilbihan sa bayan. Sa totoo lang po, hindi ganun katindi yung discrimination laban sa ating kababaihan, dahil yung mga anthropologists ay nagsasabi na matriarchal society nga ang Southeast Asia, ang Pilipinas. Pero pagdating sa paglilingkod, dadalawa pa lang ang naging presidenteng babae sa ating kasaysayan, tatlo pa lang ang naging vice president na babae at karamihan ay mga lalaki. So, gender alone, meron na silang common ground. Pareho silang babae, pareho silang ina, pareho silang asawa, pareho silang nanilbihan. Mahirap po talaga yan, ha? Na ipagsama-sama mo yung ibang mga roles ng kababaihan as wife, mothers, and as professionals. Pangalawa, meron pa silang second ground ngayon. Inaamin naman ni VP Sara na nabudol siya ng mga Marcoses. At never again na siya ay makikipagtambalan sa mga Marcos. O hindi ba, yan ay common ground din nila ni Lenny, dahil si Lenny man ay talagang walang tigil sa pagsabi sa taong bayan, magnanakaw, sinungaling yung BBM na yan. But that's a common ground. Now, whether or not sila mag-aalyansa, well, your guess is as good as mine. Pero hindi ba kung ang inyong common grounds ay nakabase sa inyong pagkatao bilang babae at bilang isang leader sa bayan, na pareho pa silang naging vice president? At pangalawa, meron kayong common na tinitingnan na hindi mabuti sa bayan, hindi ba that is enough common grounds para kayo mag-usap? After all, ang sinasabi nga nila, politics is addition. Sa totoo lang, yan ang hindi ko maintindihan nga eh. Bakit kaming mga dito sa Hakbang Maisog, kami ay umaamin na nabudol kami ng PBBM, pero hindi sumusuporta ang mga dilawan doon sa mga rallies ng Hakbang na Maisog? Bakit natutumiming ngayon ang mga dilawan? Kasi marami sa kanila nagsasabi na between Marcos and Duterte, mas gusto na namin si Marcos. Ay naku. Sa tingin ko naman po, yan ang isang issue na dapat magkaroon ng paninindigan si VP Lenny. Matapos niyang sabihin ang lahat ng mga pula niya kay PBBM, siya ba ngayon ay magdidesisyon na mas gusto pa niya si PBBM kesa makita ang pagbalik ng isang Duterte sa paging presidente na naging paninindigan na ni Risa Ontiveros? Well, abangan natin kung ano magiging desisyon ni VP Lenny. Pero malinaw po, ha? Malinaw na ibang pananaw ni Trillanes at ni Ontiveros, at iba rin ang pananaw ng Lenny Robredo. At sa tingin ko naman, dahil ang tumakbong presidente ay ang Lenny Robredo, ang tinitingalang leader ng mga dilawan ay si Lenny. Alam nyo, simple lang ang Pilipinas eh.
parang Game of Thrones. Sa ngayon, may mga nagsasabi na ang boto nang gagaling sa tatlong kampo na tagwa one-third. One-third Marcos, one-third Duterte, one-third Dilawan. Ngayon, kung hindi nakipagkita ang VP Sara kay VP Lenny, abay unting-unti na kinukuha na ng pulahan ang Dilawan. Paano? Eh kasi nga mag-partner, mag-law partner si Lisa Araneta Marcos at si Jojo Ochoa na naging Dilawan din. Kaya nga may paksyon na Trillanes at saka Ontiveros na kung pakikinggan mo, eh talagang Marcos over Duterte or anyone else but a Duterte. Pero sa ginawang pagpupulong ni Inday Sara, bagamat hindi ko po alam talaga kung anong pinag-usapan nila, it makes sense na hindi naman papayag ang Duterte na yung buong one-third ng Dilawan eh makikipagkampihan sa pulahan. So tignan po natin, dahil wala naman nagsasalita doon sa dalawa, pero habang hindi sila nagsasalita, ako mas nabubuo yung aking paninindigan na baka nga po humahanap sila ng common grounds. Dahil pareho naman silang tunay na nagmamahal sa bayan kahit ano pa ang kanilang politika. So ang tanong, meron bang common grounds si VP Lenny at si VP Sara kung mas makakabuti sa Pilipinas ang pagpatuloy na paglilingkod ng PBBM? Malalaman po natin ang sagot dyan sa mga darating na panahon. Agree ba kayo or disagree? Well, iwan ko sa iyo, Roque. Malabo pa sa maputik na tubig ang inyong konklusyon or hinala dahil sa totoo lang iba naman ang inyong motibo sa pagpuna sa maling ginagawa ng administrasyon. Ito ay para maghiganti at pabagsakin si Marcos Jr. para pumalit si Sara, at kung si Sara lang ang ipapalit ninyo, wag na lang. Yan kasi ang inyong goal sa umpisa pa, at hindi naman kapakanan ng bayan ang tunay na goal nyo. Bagkos para iloklok si Sara sa pwesto bilang president. Diba? Hindi tulad sa tunay na oposisyon, ang motibo ay para sa bayan, pumupuna kung may mali at pinupuri kung tama, yan ang tunay na oposisyon, at nililinaw namin hindi kami panig sa administrasyon, kung may mali silang ginawa pupunahin namin. Pero kung may tama naman pupurihin naman namin. Ang bias namin ay para sa bayan at hindi sa kung kanino man, kaya malabo talaga magsama ang oposisyon at ang kampo ninyo mga dediis. Kaya nananaginip ka ng gising at mukha ka ng desperado sa pinagsasabi mo na iyan. Ngayon na mahina na ang puwersa ninyo, at ikaw mismo patong-patong na ang kaso mo, huwag mo na kaming idamay, kasi kasalanan ninyo iyan, manigas kayo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List! Halika na, Bunyog Party List ka na! Halika na, Bunyog Party List ka na! Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.